Magandang umaga, mga kababayan. Sigurado akong alam niyo ang mito tungkol sa isang duwende. Ngunit, alam niyo ba ang nuno sa punso? Ang isang nuno sa punso. Hindi ako nuno, isa akong duwende. Ay, o nga pala, isa tong duwende. Makita na maliliit sila at mukhang mga masiyahang mga batang maitim. Ngunit, ang mga nuno naman ay maliit rin. Pero, mas masiyahay ng mga duwende at makita nga ito. At ang mga nuno naman ay mas laging galit ng mga matatandang tao. Ngunit, saan ba sila nakatira? Ano nga ba ang punso? Ano ba ang punso? Ito ang isang punso. Makita na isa itong tambakan ng lupa o at mga kahoy na sira-sira at madalas ay tirahan ng mga langgam. At makita nga dito na isa nga itong anthill. Maaari rin tumira ang mga nuno o mga duwende sa ilalim ng mga puno o sa may paligid ng ugat ng mga puno tulad dito dahil maaaring meron ding mga punso dito sa mga lugar na ito. Ng gabi bayan, ngayong gabi ay maghahanap naman tayo ng mga nuno. Yes. Saan ba yung bahay? Ngunit ano bang epekto ng isang nuno? Ano bang nangyayari sa mga taong nagiging biktima sa mga sumpa nila? Halika at tignan natin ang isang biktima. Ito. Ito ang bahay. Ito ang isang biktima ng isang nuno sa punso. Halika at tignan natin ano ang nangyayari sa kanya. Sir, mukhang napaka... ang lala ng sakit niyo. Ano pang nangyayari? Hindi ko alam. Sumakit na lang ulo ko. Dahil lata pumasok ako sa bahay. Sabi nila marami daw nuno doon. Ito. Ito ang epekto ng sumpa ng isang nuno. Ang pagkakaroon ng lagnat o sakit sa ulo at mayari pang mga physical na sakit. Ngunit, pakinggan natin ang ibang mga taong nakaranas na o naniniwala nga sa mga nuno. Oo, naniniwala ako sa nuno. Dahil... nung bata ako, sinasabi sa akin ng mga matatanda na totoo yung may nuno sa punso. So, naniniwala ako dahil bata ako. Kailangan ka magsabi ng tabi-tabi po dahil baka may mangyaring masama sa'yo. So, pag may nadadaanan akong parang nataas na lupa na mukhang punso, sabi ko pala, tabi-tabi po. Dahil para lang magsasabi ako ng excuse sa kanila na parang pagpapakita ng paggalang ay hindi sila magalit. Dahil dadaan ako sa kanilang teritoryo. Nag-iingat ako na hindi ko matapakan dahil baka may mangyaring masama sa akin. Nung mga bata pa kami, doon sa bahay, sa lumang bahay sa Mandaluyong, we were told that there was nuno sa punso. Actually, meron kaming nakikita. May parang tumubo dun sa puno ng mangga namin na parang anthill. Ang buhay pa yung lola namin. Lagi kami sinasabihan na huwag kayong pupunta dyan kasi meron dyan nuno sa punso. So there was one time when we were kids, we were playing around. Yung sister ko, parang nabangga niya yon and we were crying out loud. Sabi ng lola ko, bigyan niyo ng matamis ng candy or something para hindi siya masaktan. So I guess at this age of yours, hindi naman masama na kahit papaano maniwala. Kasi it doesn't make naman na parang sabi nga ng matatanda, wala namang masama
kung maniniwala. At ayan ang aming dokumentaryo tungkol sa mga nuno sa punso. Sana ngayon ay mag-ingat kayo sa mga nuno at sana ay nagustuhan niyo ang aming dokumentaryo.